Hi everyone, this is Val Madrid speaking and welcome back to my channel. For today's video, kung bakit meron akong microphone sa aking unahan, ay pag-uusapan natin ang condenser microphone na nauuso ngayon. So ito ay by iFLASHDEAL worth 480 pesos na nabili ko sa Lazada. So naririnig nyo naman na ginagamit ko na siya ngayon, kaya kung interesado kayo sa unboxing at iba pa pa... So kung interesado kayong malaman kung ano pa ba yung iba kong review about this product, just keep on watching. Ito yung packaging niya from Lazada, naka-bubble wrap pouch. And ang total na binayaran ko is 556 since may kasama na siyang shipping fee. Sa loob, meron siyang free headset splitter. Upon receive, chinek ko kaagad kung may damage yung item. Wala naman ako nakitang kahit kaunting dents or scratch sa item. Isa sa nagustuhan ko sa product na to is meron siyang 1.8 meters na wire. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-set up. Okay, bakit nga ba may kasamang free headset splitter sa packaging nila? Dahil hindi gagana ang condenser microphone ng direkta sa inyong cellphone or sa inyong laptop. Ipapaliwanag ko na rin kung bakit hindi gagana. Ito yung tip ng microphone. Kung mapapansin ninyo, meron siyang dalawang guhit. Ang tawag dito ay TRS type audio jack. Ito naman yung tip ng headset splitter. Meron siyang tatlong guhit. Ang tawag dyan ay TRRS type audio jack. Itong jack na to ang merong microphone support, samantalang yung TRS ay stereo sound only. So, okay, balik tayo sa setup. Dito ninyo ikakabit ang inyong headset or speaker at dito naman yung microphone. To be honest, itong setup na ito ay perfect kung kayo ay madalas sa virtual meetings or online meetings, lalo na sa mga estudyante at mga teachers para mas maging effective and productive yung inyong online class. Ito yung maganda kapag meron kayong microphone dahil bukod sa malinaw ang output ng boses mo, ay meron din itong noise reduction. So ayan, connected na ang microphone sa splitter. Ngayon naman ay ikakabit ko tong headset. Sunod naman ay ikakabit ko tong splitter sa aking cellphone. Inaalis ko yung case ng cellphone ko para mas fit yung connection. Para ma-check if successfully connected ang inyong splitter sa inyong cellphone, may makikita kayong icon, headset icon yung itsura sa upper left portion ng inyong cellphone. So ayan, tapos na tayo mag-setup. Magdadagdag lang ako ng tips kung meron kayong mini tripod katulad ng nakikita niyo sa screen ay mas maiging gumamit kayo nito para mas komportable kayo. At para naman sa iba pang information at review ko sa microphone na to, please continue watching. Okay, ipapakita ko lang sa inyo yung itsura nitong microphone condenser. Ito yung actual niyang itsura. Okay, meron siyang stand na kung saan pwede niyo siyang ma-rotate. 360 yan. And then, pwede niyo pa siyang ma-bend ng up to 180 degrees. Yeah. Meron siyang 360 voice reception. Ito yung 360 voice reception niya. Tinatawag itong hi-fi microphone. Ano nga ba yung hi-fi microphone? Hi-fi means high fidelity and hi-fi microphone means high quality reproduction of sound or nagproduce siya ng high quality sound. Okay, meron din siyang tamang paggamit. Ganito, dapat naka-upward siya or halimbawa meron kayong ibang stand yung nakaganyan. So, pwede siyang ganito, hindi siya pwedeng ganito. Tanggalin natin to.
So ayan, tanggalin natin tong handle niya. So kung meron kayong ibang stand, pwede niyo siyang ilagay dito. So since ako ay mababa lang naman yung aking table, so tabletop lang siya. So naandyan lang siya sa ibabaw ng table. Made of ano ba tong iFLASHDEAL Hi-Fi microphone? This is actually made of plastic. So ito yung usual na nakikita nyo sa mga microphones. And then ito ay hindi siya metal, kundi plastic. So napakagaan niya and napakahandy dahil ang liit-liit lang. Meron din siyang anti-slip foot pads para kung sakaling ipapatong nyo siya sa lamesa ay hindi siya madulas. Ganito siya kalaki, ganito siya kataas. Punta naman tayo sa size. Ang size nitong microphone ay 5.3 inches. At ang size naman nitong stand ay, or itong holder, ay 7.84 inches. Okay, itry ko siya ng malapitan. Ganito yung boses ko kapag malapit ako sa microphone. Ganito naman ang output ng boses ko kapag ganito kalayo yung microphone. Ganito naman yung output ng boses kapag ganito kalayo. And since 1.8 meters itong wire niya, ilalayo ko siya ng sagada 1.8 para makita ninyo kung ano ba yung output ng boses kapag ganun kalayo. Okay, ganito naman yung output ng boses ko kapag 1.8 meters ang layo sa akin ng microphone. Okay, additional lang, kung kayo ay mahilig kumanta, pwedeng-pwede rin itong microphone na to. Kailangan nyo lang ng sound card or mixer. So, kayo na yung mag-judge kung nagustuhan nyo ba yung quality ng boses ko gamit ang microphone na to. So, that's it for today. Sana nakatulong itong video ko sa inyo kung kayo ay naghahanap ng microphone na affordable at the same time maganda yung quality. Okay, thank you very much. Bye-bye po!